pansin yung mga bashes. So, masarap pansinin. Ignore. Siyempre, alam mo na yan. Oo. Oh. Tatawa ko nga kay Billy ka. Kung nandun ako sa bahay niya, ayaw niya magtanggal na sombrero. Sabi ko, Billy, parang ako susuotan ngayon. May day pare. Kukunin ko lang yung something ko sa amin niya. Labas ng bonnet. Ay, bonnet muna. Pagtanggal ng cap, ang galing. Ganda ng transition na napagsuot ng bonnet. Sabi ko, alam mo kasi, sa totoo lang, kaya ako nagaganito kasi ang dami kong hater. Ayan, may narinig kayo tungkol kay Billy Crawford. Oh, tungkol kay Billy Crawford! Hindi na namin sinama yun! Shoutout Billy Crawford. Kanina pa ako nakarecord. Yung nasa harapan ni Boss Jason na yan, naka 360 ako. Si ano yan, si Ella Cruz. Ayan o. Hindi lang alata kasi nakamask. Kakaway din ba ako? Oh, yan, okay yan. Kita ka dyan, kita ka dyan. Sama natin si Mami, tsaka si Papi na lang sa... Tsaka si... Kapatid ko na naman to sa sala. Kapatid ko na naman ng vlog sa sala. Kapatid na namin lang. Ayan, si Ella Cruz yan, o. Nagaling yung mga sumawa. Para maniwala. Oh, siya yan, o. Di ba? Hi! Hi! Ayan, o. Nag-plug pa, mga katoto. Hindi, may bahay dyan mamaya. Hindi, joke lang, joke lang. Habang libre, sumutin mo. Kailan taong lumayan? 24. Gano'n ka nakatagal na nagmumotor? September last year. Tapos last year ka pa nagka-truck? Mm-hmm. Ang... So ano lang kasi, parang once a month. So yun, supportive si Mami tsaka si Papi kay Ella. Ayan, sila talaga magkakamag-truck. Sabi sa kanila sila, sa akin, ayan, tsaka si Mami ang anong, kontra. Oh, hindi, pwede, hindi pwede. Ay, boyfriend, hindi pwede, hindi pwede. Ayan lang. Anong motor na gamit mo primarily? Ang gamit ko ngayon yung R3 ng Yamaha. Yung ginagamit ko sa tracks. Napanasanay. Pero on the streets, nagmumotor ka ba? Hindi pa. Hindi ako sanay pa. Ah, okay. Kasi yung never pa talaga ako nagmumotor. Yun lang nung last year. Yun ako nag-start. So mas okay nga talaga na matuto muna sa track talaga. Para maging defensive ka. Or... Pwede rin ba ikaw? Nakikita niya? Oo, lahat yan. Gita yan. Dito kasi kami yung cafe mesa. Kung nakapunta na kayo rito, malapit lang yung CIS dito. Doon pala nag-aaral si Ella. So, Ella, kamusta naman yan? No? HJC para sa'yo. Ngayon pa lang na try. Ngayon ko pa lang. Ngayon pa lang. Eh, sigurado na yan. Automatic na yan. Debut pa lang yan. Debut. Yan naman si Motobear. Ngayon lang nag-HJC yan. Pero lagi na naka-HJC yan. Oh. Try dito nga next, Ruro. Halos lahat ng brands sinahanan ko. Pero HJC. Kung na-try ko yung HJC, bumili ako 4 in 3 weeks. Hindi. Apat? Oo. Binayaran ko yung helmet. Binayaran niya. Hindi ako kaya. Hindi ko siya pinilit. Sabi ko sa kanya, bro, sigurado ka ba? Kakabili mo lang last week ah. Tapos sumunod na linggo, sigurado ka? Kakabili na ka dalawa ka na. So ano yan? Apat in 3 weeks, matadagdagan ng pang 5 bukas. Sinudjoke ka ba ni daddy o ni mami? Or galing sa sarili mo? Uy, gusto ko matutong mag-truck. Dati kasi naging yung papa nasa race track na lang. Ito, tapos lagi akong nananahinip. Drive, hindi pa ako marunong mag-drive. Nag-drive ako. Motor, ng kotse. Tapos natuto na akong mag-drive ng kotse. Nahihiligan ko siya. Kung parang, alam yung parang, marunong ka na, dati ba? Yung ganun. Daming bago ka lang talaga. Yung effect or yung feeling sa tao. Ano yung mas na-enjoy mo? Ba't kayo ba kasi? Kasi sa kotse, na-try ko na kumarera pa. Dahil, ng totoo. Sa motor, iba naman yung feeling na yun. Kasi wala kang security. Kahit sa kotse, na-try ko nang lumaligtad, umangga-bangga. Safe ako. Sa motor, ayoko matry yun. Pero na-try ko na natupulas ako. Kala ko nag-need drug ako, nag-body drug ako. Low side ka. Pero safe din naman. Kaya lang, iba yung ano, iba yung mas kailangan kong kailangan ng safety sa kotse, mas double safe sa ano. Oh, naman, sa motor. Sa motor. Pero, sa motor kasi, sa Vios Cup kasi, ang pinakamabilis is 180. Sa motor, 100 pa lang nalulula na ako. 100 to 120 pa lang na nagta-tunnel vision. Percent ko nagta-tunnel vision dito din sa straight speed. Na ano na ako, medyo nalulula na ako, natatakot. Kumbaga, bagong feeling talaga siya. So, magkaiba yung nararamdaman. Pero mas complicated sa pagmumotor. Para sa akin. Kasi siguro dahil hindi ako marunong magmotor. So ano yan, Papi? Sa helmet? Oo! Pagka na-helmet! Pagka na-helmet! Pagka na-helmet! Pagka na-helmet!
pag nag-HJC ka, walang tunnel vision dyan. Ang galing! 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 Galing ng question! Galing na! Susubukan mamaya. Bene-effect yung fit. Baka mamaya bigla akong mag-1-8. Pag sa tulid ko kasi, pagka hindi maganda yung fit ng helmet, gumaganan yun sa akin. So, yun yung para nakakaintindi mo. Ang pagit pa rin, parang pa doon. May lula talaga. Lula talaga. Oo, oh, yung parang imbis na yes, malapit ka na, biglang lumala yung pangalit. Yes. Kasi diba, ang titid niya for her. So, tapos kailangan iniipit pa ng legs ko yung motor yes. Kasi hindi ang hirap pang ipit. Pero anong pinakamasarap, yung cornering o yung top speed adrenaline? Sa lahat. No, sa lahat. Kaya lang kasi hindi pa ako natuturuan ng engine brake sa motor. Wala pa ako ng preno, switch gear, ano pa ako, brakings pa lang ako. Kasi pagdadagdag na yun, parang hindi pa siya kaya rin ang utak ko. Slowly. Bakit it's too soon to ask na ano nang nakikita mo ba 'yung sarili mo mag-upgrade ka to R6, R1, something like that. Pag siguro ano na, kaya ko nang comfortable mag-take off and landing by my own. Sabagay, oh. Kaya it's too early pa to tell right now. Struggle niya kasi 'yung take off saka ano, kasi 'yung gusto kahit ina-align siya. Yon. Recording. Hello! Everybody! Babalik ulit tayo sa C1000 mga katoto! Shoutout All Carbon. Bago natin umpisahan tong vlog na to, first of all, maraming salamat Miss Ella Cruz, tsaka kay Daddy, tsaka kay Mami, no? You guys are so cool sa interview. Kaya for the views. And second of all, mga toto, tong helmet na to, pambihira, sobrang gaan. Normally, sa ibang helmet na setup ko, sa mga ARFA ko, pag kinabitan mo na ng communicator at saka na itong GoPro, may tendency na bibigat siya. Pambihira mga toto, pero tong all carbon na to, my goodness, parang wala kang nilagay. Well, may ano, may konting-konting-konti lang na ibinigat. Konti lang, konti. I mean, ganyan no, ganyan lang. Like as in, sobrang konti. Bilib ako rito. Napasulit ng helmet na to. Hindi sa dahil sponsor ha. Woo! For the views to. So, ano pa topic natin sa kwentuhan session natin ngayon na to? Ikukwento ko sa inyo yung very, very first time na nakapag-ride ako dito sa expressway. NLEX. Kasama ko pala si Papi JR Sonan, aka Moto Bear, and of course si Boss Jason, Triumph JT, MNL. Subscribe kayo sa channel nila. Maniwala kayo sa hindi. Hindi itong C1000 ang kauna-unahang motor na nailabas ko rito sa expressway, sa NLEX, or whatever you wanna call it. Ang kauna-unahang motor na nailabas ko dito noon, or naipasok ko, I should say, kung familiar kayo dun sa Harley Davidson ko, yung Harley Davidson na Sportster na 1200, yun yung una kong experience sa NLEX. Nagsimula ako nun sa Mindanao Ave, na may tandang Sora. Time na yon, hindi pa bukas, or well, bukas na pala yung, ano, yung Mindanao Extension nun. Naalala ko, umaga yun, alas 6 na umaga. Ano pa lang yung ano, yung Harley nun, one day old pa lang or wala pa. Naisip ko, gusto kong sumubok magmotor sa NLEX. Kaya ang ginawa ko nun, nilabas ko yung ano nun, yung Harley. Pumasok ako sa palintawak nun. Although, syempre, alam ko na yung kalakaran sa NLEX, kukuha ka ng ticket or magbabayad ka, I should say. Dati, 45 pesos pa lang nun eh, prior entering NLEX. Kasi ngayon, 54 na, diba? Di nakapasok na ako ganyan. Siguro, ang takbo ko nun, nasa ano pa lang, 40, 50,
360, mga ganun. Kasi to be honest, natatakot pa ako nun eh. Ngayon nga, first time ko na naka two wheels sa NLEX. Syempre, di ko alam kung ano in-expect ko, paano bang kalakaran. Kaya nasa safe zone pa lang ako nun. Tapos lagi pa lang ako sa slow lane, no, sa track lane. Plano ko nun, iikot sana ako ng Marilao or something like that. Pero parang naalala ko, nalutan ako ng takot. Kaya ang ginawa ko, nag-ano lang ako, nagputol ako hanggang Mindanao extension, di ba? From Balintawak, pwede ka na pumasok ulit ng ano eh, ng Mindanao up, through NLEX din. It was a horrifying experience. Kasi base rin sa ano ko, sa zero knowledge ko, zero experience sa NLEX pagdating sa motor. Kaya natakot ako. Pero ever since nun, paulit-ulit ko na siyang ginawa nun. Pero sa Harley pa lang nun, wala pa tong Z1000 nun eh. Sa inyo mga baguhan, mga first time na magmumotor sa NLEX, ano ba ang kailangan nyong i-expect? Ano ba ang kailangan nyong gawin? Or mga tips? First of all, observe speed limit lang talaga. Abisaduhin nyo muna yung motor nyo. Abisaduhin nyo muna yung sarili nyo. Kasi ibang-iba ang expressway pagdating sa pagpapatakbo ng motor. Kasi kumpara sa panagra-ride ka lang sa EDSA, di naman dire-diretso na constant yung speed mo na sa daan, 120. Dito kasi sa expressway, continuous to. At saka dapat, pag magra-ride ka rito, hindi yung ego ang pipigas throttle mo. Halimbawa, may mga kasama kang ganyan, makasanay na, kumbaga. Tapos, parang napag-iiwanan ka, ganyan, di ba? Feeling mo, kailangan humabol ka agad. Huwag yung ganun, huwag mong ipupersa agad yung sarili mo na i-level mo yung skills mo sa pagmumotor dito sa expressway sa mga kasama mo na matagal na nagmumotor dito. Dapat dito, sa sarili mo lang kakayanan, huwag sa lane limit mo. Siyempre, may ano dito, may speed limit dito, pagbabagal. If I'm not mistaken, ang pinaka-minimum dito is 80 or 100 or something like that. I'm not sure. Tapos syempre, as same as any other riding something-something, kailangan defensive ka rin dito. I-anticipate mo kung ano yung gagawin ng sasakyan sa harapan mo. Kasi minsan yung mga driver dito, kusa-kusa na lang or basta-basta na lang mag-change lanes yung mga yan without flashing their signal lights. Tapos i-anticipate mo at all times na invisible ka sa mga sasakyan. Ibig sabihin, lagi mong iisipin na hindi ka nila nakikita. Kahit alam mo malaki side mirror nila, ganyan. Lagi mong iisipin na hindi ka nila nakikita. Kaya dapat ikaw yung mag-adjust sa kanila. Dapat ikaw naman talaga yung mag-adjust kasi pag nagkaroon ng ano, ikaw ang talo pa rin eh. Kahit anong angulo mo tignan, ikaw pa rin ang matatalo. Woo! Basta pa magra-ride kayo rito, be responsible for our own safety at saka those around us. Lalo na kasi hindi naman karamihan na mga nagda-drive dito is mga biyasan na yan. Basta i-anticipate na lang kung ano yung gagawin ng mga sasakyan around you. Iingatan nyo rito yung mga boss. Kasi ang mga yan, pag hinagingan kayo ng mga yan, mararamdaman nyo yan. Talaga papalo sa inyo yung hangin. Lalo na pag yung side nyo rito is yung concrete barrier kagaya nung kanina. Kasi magbabounce yung hangin na yan eh, pabalik sa'yo eh. Kaya isa pa yun sa anticipate mo, yung sa right side na lane na yan, para sa mga truck yan, ingat-ingat tayo dyan kasi maraming mga baku-baku dyan. Gawa na ano, nasisira ng truck yan. Nawala na yung dalawa. Tapos na huwag nyo na lang gagawin yung mga kagaya ng mga riding na ginagawa namin dito. Alam nyo naman na yun. Nawala na yung dalawa. Okay lang mga dodo! Thank you guys for watching this video. Yun lang mga tips ko para sa mga baguhan na susubok na mag-ride dito sa NLEX for the very first time. Tindihin nyo na lang kung gusto nyo. That's just my own opinion para sa akin, ha? Para sa akin! For me! For me! Woo! For the beast! Hey mga toto, maraming salamat. Thank you for clicking this video. Again, if you're not a subscriber yet, please hit the blah 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 blah. Please hit that subscribe button. Like na rin kayo or something. Comment. Stay safe everyone. Kung di nyo kailangan lumabas ng bahay, huwag na kayo lumabas. And if you guys are going out, please practice social distancing. Wear your face mask. Wash your hands at all times. And brush your teeth. And I'll see you guys on the next one. Baboosh.